order natin from overseas. Ito yung USB extension kung tawagin na nilalagay sa mga desktop. Para to sa mga nabibitin pa rin sa ano, sa USB ports. Ang tawag dito ay motherboard rail panel expansion bracket host adapter. Dalaw na yung kinuha natin para ano. Ayan. Pwera pa dun sa anim na USB ng ating desktop, may additional ka pa na apat pa. Pagba naman napunoon ka pa ng ano, ng USB, ewan ko na. Halimaw tayo ngayon sa USB port. Pag-usapan naman natin yung kaibahan nitong dalawa. Medyo may similarity naman. Ang problema lang ito, kadalasan hanggang dalawa, tatlo, yung isa hindi nagagana. Kasi nga dito, agawan na sila dito sa anong tong hub na to, sa circuit. Agawan na rin dito sa power, consumption. At saka sa, syempre, yung parang sa chip niya. Pero meron mga modern na nabibili na ganito na kaya naman isupport lahat. Yun nga lang, hirap na hirap nga lang yung hub. Tsaka mabagal na siyang bumasa. Tibay din naman, ang tagal na sa akin to. Panahon pa nung bukas pa yung CDR King. May ganito na. Eto, ang kaibahan naman ito. Dito sa isang USB hub, eh syempre ito. Rekta sa board, kaya mas malakas yung power nito. Tapos kaya niyang i-drive yung mga enclosure natin, hard drive enclosure, kaya niyang paandarin yan. Mga mechanical hard drives, kaya rekta dito. Kasi nga, unang-una, nakatulong dito yung maigsing wire. Kasi kadalasan, yung mga, kung mapapansin sa mga desktop, meron silang mga USB sa harap, di ba? Yung nasa front mismo na USB. Halos ang function niya, parang ganito din. Dahil sa haba ng wire at saka sa nipis ng mga kable niya, hindi niya na masupplyan ng tamang voltahe at amperahe yung isasaksak niyo na gadget. Hindi katulad nito, since maigsi lang siya, mataas ang amperahe, solid. So kahit punuin mo yan, hindi siya magpa-power loss o hindi siya kakapusin ng supply. Kahit ilagay mo pa yung isa pang ganito natin, kahit doblehin mo pa yan, hindi siya kakapusin. Pero syempre, para ma-attain mo yung talagang power nito, dapat nasa desktop mo rin. Dapat syempre, yung power supply mo, mataas din yung watts. Saka true rated. Tapos ito, kahit USB 2.0, mauso pa yung 3.0, basta supported ng board mo, kaya nito. Unlike nitong isang to, 2.0. Kung 2.0, 2.0 ka lang talaga. Meron na bibiling 3.0 pero hindi nagkakalayo dito sa performance nito. Kasi napaka-limited nga. Tsaka yun pa, ang isa pa palang disadvantage, syempre, ito. Pinaigsi ko na lang ang wire nito pero mahaba talaga to. Kagandahan din nito, mahaba nga ang wire. Pwede ka magsaksak kahit na sa ibabaw ka ng, ano, ng table mo. Kung pwede mo ilagay dyan sa ganyan, table top mo, nasa taas. Ito, hindi. Kailangan talaga meron ka pang medyo mahaba-haba yung cable mo. Pa, tsaka kailangan i-access mo pa sa likod, hindi katulad nito. Pero syempre, dito na ako. Kahit na medyo effort na i-access mo pa doon sa likod, at least, lahat pwede mong gamitan. Kahit punuin mo lahat ng USB, pero hindi siya kakapusin. Hindi katulad nito. Kumbaga, apat nga, pero may limit. Okay mga tol, i-try na natin. Ito, hindi naman kayo makagkakamali dito kasi may ano naman siya. Parang may guide. Hindi siya papasok dito sa USB port dito. Mga prong sockets na to. Pagbaligtad, hindi yung papasok. Yan. Yung kanyang extra USB extension ports. Nga pala mga tol, may nabibili na dalawahan lang nito.
Pero siyempre, dito tayo sa marami. Kung adi ka rin lang sa USB. Tapos, lagay natin siyang plate dito. Yung lalagyan niya ng mga accessories. Duling, yung screwdriver. Ayan. Ayan na mga tol, ang ating extra USB port. Tapos eto pa. Pag ba naman hindi ka pa nagsawa dyan sa USB, ewan ko na. Try natin ngayon sa enclosure. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ibig sasabihin ko lang sa inyo yung nangyari sa pagkakabit natin ito. Kung tutusin, maganda naman itong USB extension na to. Kasi mas solid yung power niya. Pero ito yung downside mga boss. Pag umorder kayo nito, huwag nyong basta-basta ikakabit agad. I-check nyo muna itong wiring. Kasi alam nyo naman pagka mga galing China, hindi na nila kinu-quality control to. Kasi ito ang nangyari. Itong pinaka-tragic na nangyari dito. Nung ikinabit ko ito, hindi ko na na-check kasi syempre tiwala tayo. Ayan. Sunog ang aking enclosure. Ayan, nasunog. Tapos, akala ko ito lang ang nasunog, itong circuit. Kung mapapansin nyo. Ayan. Ayan. Nasunog yan. Sinubukan kong alisin to. Nilagay ko sa aking hard drive dock. Wala talaga, no power. So sa tingin ko, nasunog yung fuse dito sa loob o resistor. Dahil dito, sa bad trip tong kable na to, hindi na nila chinek. Tapos sinubukan ko rin ikabit itong isa kong mouse. Dahil para ma-check nga kung ma-confirm kung okay. Sinaksa ko to, hindi rin umilaw. Namatay na kasi yung pala. Ito gumagana dati yung pala. Yung wire dito sa kabila, yung kabila tama, yung kabila mali. Yung power doon nila nilagay sa may data. Kasi bad trip talaga. Ayan, sira tong mouse ko. Sira na yung hard disk ko, sira pa yung mouse. Ngayon, kung magkakabit kayo ng ganito, mas maganda i-double check niyo muna. Maganda naman 'to eh. Kaso nga lang yung quality control doon lang sablay. Mag-check muna kayo, kumuha kayo ng kahit isang sirang mouse na USB. Tapos pag hindi umilaw, alam niyo na. O, yung try nyo muna siyempre doon sa gumaganang doon sa ano nyo, sa stock nyo na USB port, gumagana yung mouse. Pero kung maaari, siguro huwag nyo nang gawin yung risk na yon na kailangan nyo pang magsira bago nyo i-arrange itong wire na to. Ang gawin nyo, kopyahin nyo na lang yung ano, yung sa front panel USB, may wire doon, kopyahin nyo kung anong configuration nitong USB wire ports na to. So ganun ang ginawa ko, kinopya ko. Yung kabila tama, yung kabila mali, pinag-swap ko lang. Ito, katulad nito. Ito isang area ang to tama eh. Na-i-correct na ko na to eh. Pakita ko sa inyo yung sunod, yung gagawin natin kung paano natin i-correct ito. Ito yung sumira sa ating enclosure at saka sa hard drive. Sayang, 1 terabyte pa naman to. Ayaw nang gumana, no power. So ito ang nangyari. Baligtad ang kabit ng kabilang channel. Yan, kung mapapansin nyo, ito yung tama. Dito, mula dito sa pinaka-guide niya, dito yung negative sa dalawang area na to. Yung black, tapos data, itong green at saka white, then red, dalawang red, lahat nandito sa dulo. Sa pins, ano to, 1, 2, 3, 4, so 5, 6, 7, 8. Ayan. Basta dito lagi siya. Ayan. Yung tamang tag dito, yung tamang wiring niya. Eh kaso minsan syempre palibasa nga, pagka basta China made, wala nang quality control yung mga ano eh. Ito ang nangyari dito sa isang to. Kung mapapansin nyo, bakit ito? Ay nako, naka-perwisyo pa, kaya huwag kayong basta nagkakabit ng ganito. I-check nyo muna yung wiring niya.
Yan. Kadalasan, minsan isang tama, minsan parehas mali. Ganun. Pero ito, ito yung tama kasi umukay dito, umilaw. Maganda, meron kayong pan-test. Mag-test muna kayo ng kunwari mga sirang mouse nyo na umiilaw pa. O kaya, basta may LED na pwedeng mag-indicate na tama yung kabit. Pag hindi umilaw, yun, delikado yun. Check nyo muna itong wiring. So, ito, mali. Dito, red. Ang katabi niyang red. Black. Dapat kasi ganito. Katabi ng red, red din. Ito, sablay ito. Red tapos black. So, ang gagawin natin dyan ngayon, tatanggalin natin to. Tutularin natin itong tama. Ganito lang magkalas. Kaya minsan, dapat huwag din tayong basta salpak na lang ng salpak. Maging mapanuri. Ayan tuloy. Lesson learned. Pero may yung sinayang, itong nasayang na to, nasunog lang. Walang kalaban-laban eh. Gamit lang kayo ng mga pointed object. Pinaka the best itong cutter. Huwag yung gagayahin yung ginagawa ko. Sanay na ako mahiwa eh. Gumamit kayo ng ano, ng cutter na may casing. Shoutout kay Sir Romel Osenar na tumulong sa akin mag-decide na erekta ko na lang yung nasirang fuse. Ka-member ko siya sa Electronics Technician Pro. Thank you ulit, bossing. Isang linggo ko namang iisipin to. Ang dami kong scandals dito, este files dito. Heist. Ayan, di ngayon, itatama na natin to. Sundan natin yung red, red sa red. Tapos white sa white. Ayan, magkaka-partner naman, magkakadikit naman yan. Ewan ko ba sa mga gumagawa ng ganito, ba't pati sa wiring, nagkakamali pa. Ayan. Red. Basta ito yung tama kasi, yung sinusundan natin. Yung sa tamang daan. Napaka-buenas talaga natin, mga tool. Tatapat nyo lang yung lock. Pagka hindi nag ano, pag kunwari nahuhugot, ibig sabihin sablay yung pasok nyo. Okay, so black sa black, green sa green, white sa white, at red sa red. Okay na. Yan, pag ganingin nyo, yan, dapat parehas na parehas yan. Pag binaligtad, same din. Kaya yan, pwede na nating ikabit to. Kung may time machine lang, eh. Sarap sanang ibalik yung gumagana pa siya. Ito talaga sunog. Oh. Sunog yung ano niya eh. Ewan ko kung resistor o capacitor to. Parang capacitor ata. Ah, o tama, capacitor. Kasi pagka nag-reverse polarity, ito talaga ang puputok eh. Musok to eh. Ay, nako. May miss ko tong mga files ko dito. So, yun lang guys. Be cautious pag bumili kayo nito. Okay pa naman. The best pa naman sanang gamitin. Pero huwag na huwag nyong kakalimutan i-check tong wiring. Dapat magkaka-partner yan. Magkakatabi lahat ng parehas na kulay. Pero sa akin pa rin. Mas gusto ko pa rin talaga to. Kesa kumpara dito sa USB hub. So yun lang guys. At least na-warning ako kayo tungkol dito. Na huwag basta gagamit ng ganito na hindi chine-check itong wiring. Okay mga tol, nai-correct na natin yung wiring configuration ng USB natin. Subukan na natin yun kung susunugin pa niya itong itong mga ano ko, installer ko. One, dapat may tumunog dito. Hindi tunog ng usok ha, o may pumutok. Yung tunog na parang na-detect. Yun. Yun, tuflong. Number 2. Yung. O, tapos, ito. Yung dalawang enclosure. Isang 500 gig, isang 1 terabyte ulit. Ito, lumang-luma na to. 500 gig na to. Umilaw ba? Ayun, umilaw. Uy, na-detect. Very nice. Next, 1 TB.
Nagtataka. Uy! Sa sound pa lang, sure ball na. Okay. Bisitahin natin. Ayan siya guys, detected lahat. Uy! Sorry. Ayan, detect na siya guys. Okay. Okay, thanks for watching. Ayos.